Paano kumuha ng exit clearance sa Pilipinas? Step-by-step tutorial. Welcome back to the Swanberg Channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano makakuha ng exit clearance certificate o ang immigration clearance certificate. Kung ikaw ay napaplanong umalis sa bansa, ikaw ay dayuhan man o isang mamayang Pilipino. Ano nga ba ang exit clearance? Ang Immigration Clearance Certificate o ACC o kilala bilang Exit Clearance ay isang dokumento na inilabas ng Bureau of Immigration para sa mga dayuhan o foreigner na paalis ng bansa. Ang ECC ay isang pre-departure document na nagpapakita na isang dayuhan ay walang masamang ginawa sa Pilipinas o walang naiwang obligasyon. Ang ECC ay may validity na isang buwan. At ang ECC ay para din sa mga immigrant o non-immigrant na lalabas ng bansa kung ito man ay pangmatagalan o pangsamantala lamang. Sino nangangailangan kumuha ng exit clearance? Ang exit clearance ay may dalawang kategory. Ito ay ang ECCA at ECCB. Ang ECCA ay ito ay para sa mga dayuhan o foreigner na may tourist visa na umaabot ng 6 months. Kung ikaw ay isang tourist visa holder, sa loob ng 2 buwan ay magkakaroon ka na ng ACR card. Ang ECCB ay para naman ito sa mga non-immigrant at o immigrant visa holder na may valid alien registration certificate I card. Sino-sino makakakuha ng Immigration Clearance Certificate -A o ECCA? Kung ikaw ay may hawak na temporary visit visa o tinatawag na tourist visa at kung ikaw ay nagstay sa Pilipinas ng wala pang 6 buwan. Yung mga na-downgrade o na-expire na non-immigrant o immigrant visa. Yung may mga hawak na non-immigrant o immigrant visa na aalis ng bansa for good. Yung mga dayuhan na pinanganak sa Pilipinas at aalis ng bansa for the first time. Yung may mga may pansamantalang hawak na visit visa at may mga order ng pag-alis. Yung mga bona fide seafarers na nagstay sa Pilipinas ng 30 days o higit pa at may inaprobahan ng Bureau of Immigration ng discharge. Sino naman na makakakuha ng Immigration Clearance Certificate B o ECCB? Ito naman ay para sa mga non-immigrant o immigrant visa holder na may valid ACRI card at aalis ng bansa ng pansamantala lamang. O kung ikaw ay magtutor sa ibang bansa. Ano-ano mga requirements sa pagkuha ng exit clearance? Una ay ang ECC form at ARP form. Pangalawa ay ang bio page ng passport mo. Pangatlo ay ang flight details o kung meron kang boarding pass. Pang-apat ay ang latest extension ng visa mo. Pang-lima ay 2x2 pictures. At ang anima'y ang ACRI card. Paalala, ang ACCA ay dapat kuhanin mo ito 2 weeks bago ng iyong flight o 72 hours before your flight. At ito ay may validity lamang ng 1 buwan. Kapag ikaw ay lumampas na at hindi ka pa nakalis, kailangan mo namang kumuha ng panibagong ECC. At ito ay magagamit mo lang ng 1 beses. Ang ECCA ay kailangan mo pumunta sa mga Bureau of Immigration site o sa mga satellite office at kailangan ikaw mismo ay mag-a-appear doon kasi yun ang bagong rule ng immigration. Ipapakita ko dito sa screen ang mga satellite office at mga offices kung saan ka pwedeng kumuha ng ECCA o Exit Clearance -A. Ang ECCB ay pwede mong kuhanin sa airport. Dapat maaga ka doon para hindi ka mahuli sa flight mo. Ito ay makikita sa NAIA Terminal 3. Meron sila doon one-stop shop ng Bureau of Immigration. Magkano babayaran natin sa ECCA at ECCB? Ang ECCA, pag ikaw ay minor, nasa 710 pesos. Pag ikaw ay adult, magbabayad ka ng 1,210 at meron pa yung mga additional fees at kung ikaw magpapa-expedite, magdadagdag ka rin ng 500 pesos. Sa ECCB naman na binayaran ko para sa aking husband ay nasa 500 pesos lamang dahil nagbayad na ako nung nag-extend ako ng visa ng kanyang ECRI card.
kaya 500 pesos lang ang binayaran ko. Step-by-step guide para sa pagkuha ng ECCA. Step number 1, ipunin lahat ng mga documents at requirements na kailangan para sa ECC. Step 2, ipasa lahat ng mga documents sa Bureau of Immigration dahil kanila itong susuriin at hintayin ang order ng payments. Step 3, magbayad sa cashier. Step 4, kasama ng resibo at mga documents na bumalik sa office in charge at pagkatapos na nabibigyan kanila ng claim stat at nakalagay doon kung kailan kanila papabalikin para kuhanin ng iyong ECC. Step number 5, bumalik sa nakatakdang araw ng pagkuha ng iyong ECC. Ipakita ang iyong claim stub at ipapapirmahin kanila at pagkatapos na ibibigyan nila ang original clearance certificate mo. Step by step guide naman para sa pagkuha ng ECCB. Step 1, pumunta na maaga sa airports sa NAIA 3 one-stop shop ng Bureau of Immigration. Step 2, isubmit ang iyong form kasama ang iyong passport, flight details or boarding pass, ACRI card, 2x2 pictures, at ang latest extension ng visa mo at ACRI card. Tapos kukuhanin din nila ang iyong thumbprint. Step 3, pagkatapos nila ma-verify lahat ng mga documents mo ay magbayad ka na ng fees. Step number 4, kuhanin ng iyong exit clearance at pagkatapos nun ay yun ang ipapakita mo sa immigration officer. Yun po yung comprehensive guide kung paano makakuha ng exit clearance dito sa Pilipinas. Kung meron po kayong mga tanong ay wag lang ay mag-comment po kayo sa ibaba. Don't forget to like, share and subscribe para po sa mga upcoming videos, tips and tutorial. Marami pang salamat. God bless.